Mahirap ang kinompronta ng araw ni Kong Marculeta mga tambaloslol sa kongreso. Hindi nga nila ito mabangga-bangga at panigurado. Babarain lang sila mismo ni Kong Marculeta. Mabuti nga at may kongresista pa tayong maaasahan. Makikita nga dito ang paninindigan nito para sa bayan. Kaya naman, kinakatakutan nga ito ng mga pulpul na politiko. Lalo na si Tambaloslos dahil nga alam nito na hindi niya matatapalan si Kong Marculeta. Ito, good news. May isang congressman na hindi nasisilaw sa pera ni Tambalos. Dati, dalawa silang hinahangaan kong kongresista. Congressman Akop, ngayon wala na. Nawala na ang aking bilib sa kanya. Isa na lang naiwan, si Congressman Marculeta. Kapansin-pansin na yung mga usapin, mga hearing doon sa Kongreso tungkol dito sa ICC resolutions na nananawagan na papasukin ng ICC, hindi pala nila tinawag, hindi nila pinasama si Congressman Marculeta. Anong ibig sabihin nun? Takot sila kay Marculeta dahil babarayin sila, dahil very firm ang stand ni Congressman Marculeta na ayaw niyang papasukin ng ICC sangayon sa stand ni President Marcos. Ito, may napanood akong interview ng isang, I think, radio station ito. Ini-interview si Congressman Marculeta. Wow, nakakabilib. Salute to Congressman Marculeta. Yan ang tunay na kongresista. Hindi nasisilaw sa pera ni Tamba at takot si Tambaloslos dito sa matinong kongresista. Panoorin natin ang video na ito. Bayan mo nang mag-discuss dyan si Nelson. Total, may amata naman siya. Mas naniniwala ako sa kanya kaysa tayong dalawang mag-discuss dyan. Meron sa kasi, tama po, at least tayo kung amata na sasagot. Wala tayong kumpulmis. Meron kasi mga latest na mga pahayag ngayon, ano ha? Una, kinunan po ng ilang mga reaksyon sa isang ambush interview yata ang Pangulong Bongbong Marcos ukol dito sa resolusyon. Pero itong resolusyon ba ito po? Ngayon, bago ba ito? Dati na po itong resolusyon na inihain po ng parang dalawa o tatlong congressman po? Yung isang resolusyon tungkol, parang Oktubre pa yun eh. Ah, last Oktubre pa? Okay. Oo, tapos biglang yung kay Congressman Abante, mukhang bago-bago ng konti. Opo. Pagkatapos yung biglaan na parang isinama yung kay Kong Edsel Lagman. Ah, yung sa party naman ng people. Oh, hindi nga ako naka-attend dyan kasi wala namang notice eh. Nagtaka ako. Bakit sabi kong gano'n sa staff ko? Teka mo na. Ba't ngayon mo lang sinasabi? Karaniwan naman eh. Dalawang araw eh. Alam na natin yung... Kagabi lang po... Eh, sinabit sa email kaya hindi ko po masyadong napansin. Ayun. Gabi na kaya ngayong umaga. Ang dami nating mga... aktibidad, kaya nalampasan ko ngayon yun sapagkat hindi nakasulat sa aking planner eh. Oho. Bakit ano ba nangyari? Doon mo sa panukala ni itong pinakaletes nga po kay Kong Ben Abante, parang hinihikayat po niya ang mga ahensya ng pamahalaan para makipagtulungan po sa isasagawang investigasyon na raw at papasukin ang ICC prosecutors dito sa ating bansa para once and for all, mariwanagan itong mga usaping ito, Kong at Nelson. Ano ha? Bakit? Kung hindi ba natin papapasukin, hindi natin hindi magliliwanag sa atin? Ibig ba sabihin sila lang ang makapagbibigay sa atin ng kaliwanagan sa isyong yan? Ayun, tama po yung anong, punto. Anong katwiran nun? Yun din po ang mabuti sinasabi. Mabuti na lang, wala ako dun. Yun din na sinasabi ng iba. Bakit? Sila lang ba? Kumo sila pa yung mga international o mga banyaga eh. Uh-huh. Sila makapagbibigay ng linaw. Bigyan natin ang perspektiba yan. Hmm. Kasi ang pagkakaalam ko, si Pangulong Bongbong, nauna na nagsabi. Ayan, tama po. Kung natatandaan ko, sa palagay ko naman, may mga tala tayo dyan, sa, lalo na yung mga staff natin dito, nagtatala ng mga binabanggit ng Pangulo, yung mga halaga. Halimbawa, sinabi niya, we are done with ICC. Di ba sabi niya? Opo, totoo po yan. Any probe that will be conducted by ICC is an intrusion into our national internal affairs. Parang ganun sinabi niya. Opo, tama or po. It's even a threat to our sovereignty. Yes. Teka muna, paano yun? Naano na ba yun? Nawala na ba?
Ibig sabihin, nag-iba na ba yun? Well, malagay ko matibay ang pasya ng Pangulo doon. Hindi natin, hindi pa nababago yata yun. Kanina ko, aywan ko lang, ito, analysis ng ating mga kababayan. Nauna kasi, Jen. So, kaya parang biglang nagkaroon, di ba? Kahapon sabi na, parang nagkakaroon na ng lama. Oo nga, dito sa naturang posisyon. Oo. Dahil... Kaya naman eh, puro kayong mga intrigero eh. Lamat-lamat naman yan, iunitin tayo eh. Ayun nga ko, dahil mismo si Vice President Sara Duterte nagsabi, may nauna ng posisyon dito ang gobyerno. Sa Pangulong Bibi, igala nyo naman. Ayun na nga. Kaya lang ang sumunod na nagsalita ay si DOJ Secretary Boying na dati-dati ay matigas din ang paninindigan. Siga yan. Ay, hindi po pwedeng pumasok dito yan. Siga ng Cavite, kayo na DOJ Secretary yan. Umiiral ang justice system sa Pilipinas. Ako ang kalihim ng justice. Katarungan. Nagawar ng katarungan. Pumasok sila doon, parang wala naman akong, parang hindi akong kalihim. Mm. Pero kahapon, isang araw, ang sabi niya, tatanungin ko muna ang Malacanang. Tatanungin ko muna ang Malacanang. Ano reaksyon ukol sa resolusyon na yan ng Kamara ng Representante? At nung nagsalita na ang Pangulo, ay doon natin naintindihan, baka merong mga maging pagbabago niya. Ano ba sabi ng Pangulo? Well, kanina, ito ko, Angat Nelson, sa isa pong pakikipagpanayam sa Pangulong Bongbong Marcos, ay ayon po sa Pangulo, ito po, in toto, yung kapasay ko. Verbatim. Opo. There is also a question. Should we return under the fold of the ICC? So that's again understudy. Ayun. Yan, ano ha? So, we'll just keep looking at it and see what our options are. Yon ang sinasabi. So, ayun, naging understudy na yung pagbalik sa ICC. Well, yun naman daw ay parang tinatanong lang at may mga nagsasabi daw na bumalik tayo sa pagiging miyembro ng Rome Statute. Eh dahil nga sa umalis na tayo dyan. Pero hindi magkadugtong yung dalawa na yan dyan. Ito, ang sinasabi natin kanina, ang sabi ni Pangulong Marcos, any probe, anumang pagsisiyasat, conducted by the ICC would be an intrusion into our internal matters. Yeah, pangihimasok. And a threat to our sovereignty. Yeah. Mabuti, natatandang ko. Sabi niya, we are done talking with the ICC. Opo, tapos na. Di ba? Like what we have been saying from the beginning. Opo. We will not cooperate with them in any way, in any form, and in any shape. Matibo ito eh, categorical ito eh. Opo. Ngayon yung sinasabi mo na siguro merong nagano, Mr. President, baka sakaling pag-aralan po natin kung babalik. That's another. Pero hanggang hindi pa pinag-aaralan o ano man ang direksyon ng pag-aaral na yon at kung sino man yung nagmumungkahin na yon, habang wala pa tayo doon, ito yung matatag na pangungusap ng Pangulo. Okay. Di ba? Opo. We're done talking with the ICC. Mm-hmm. Yun ang aking pagkakaalam din dyan. Opo. Ngayon, kung ikaw ay naniniwala na alam mo naman sa ating setup ng politika. Opo. Ang mababang kapulungan dyan. Opo. Dahil, alam mo, pagka ang speaker ay kaalyado ng Pangulo. Oho. Di ba? Eh, lahat ng mga patakaran at pagpapasya ng Pangulo, mm-mm, ang nagbibigay ng kaukulang pagpapatibay dyan ay yung House of Representatives. Ay, tama po naman. Diba? So, opo, wala naman sigurong duda, mm-mm, na ang ating Pangulo at ang aming speaker ay magkamag-anak na pinsang buo ito. Opo, ngayon, paano mangyayari na paano maghahain kayo ng resolusyon? Mm-mm. Hindi ba ninyo inaalintana yung naunang kategorikal na pasya ng Pangulo? Uh-huh. Kung halimbawa yun, nabago na, ibang usapan na yun. Pero hindi ako naniniwalang nabago na yun, Nelson. Mm-hmm. Mukhang nananatili pa na. Totoo yan man pong yan. At yan din pong laging kinukong. Yun ang una muna nating bigyan ng matinding at malalim na konsiderasyon. Diba? Pagkatapos, saka na natin pag-usapan. Talaga bang mayroong jurisdiction ng ICC? Di ba? Opo. Yan, lalong malalim na yan. Lalong malalim na usapin yan. Oho. Kasi kung ang pag-uusapan ay yung mismong statute din, kahit na papano naman binabasa-basa rin naman natin yung statute na yan, yung Rome statute na yan. Ako, sa aking pagtansya, mali na papasukan tayo ng ICC dyan. Ganun po. Iba yung, kailangan may distinction dito eh. Yung existing jurisdiction at saka yung exercise of jurisdiction. Mm-hmm. Eh, maalala mo na kailan ba tayo kumalas sa ICC, Jen? 2019 po. Ayon sa avatar ni Nelson, 2019. Ngayon, ito namang prosecutor, ito yung OTP. Opo. Ano ba yung OTP? Ito yung Office of the Prosecutor. Mm-hmm. Dalawa yan eh. Isang babaeng galing sa Africa. Opo. Diba?
At saka isang lalaki. Na, hindi, nauna yung ano. Nauna yung lalaki at ako. Hindi, si... nauna yung babae. Ah, oo nga pala, napagkamalang kong lalaki. Oh. Napagkamalang kong lalaki, pero oh. Babae yun. Opo. Yun ang dapat na niligawan ni Saito. Hindi, hindi si... Ano ba yun? Si Ayla, si Ayla. Ayla, okay. Ganito yan. Kumalas tayo 2019. Opo, oh. March 17, 2019. So, 2019, mm. Naging effective after one year, tama? Yes po, oho. Kasi yung ang proseso lang eh, magpapile ka lang ng notice sa Secretary General ng United Nations. Yun ang requirement eh. Hmm. Ipaalam mo na kami po'y buong galang na kumakalas na po sa Rome Statute. Uh-huh. Kami po ngay- kami po'y tumitiwalag na po sa pagiging state party uh-huh. dito po sa Rome Statute. Yun ang patakaran eh. Yes po. Hmm. Ngayon, sang-ayon din sa alituntunin yung Rome Statute na yan, pagkatapos mong mag-file sa araw na ito, maghain niya ng kanyang, oo, ito, ipapil mo. Magkakaroon ng visa yung application mo of withdrawal pagkatapos ng isang taon. Taon. Tama po, oo. Ngayon, hindi ka pa nagtataka na yung Patu Bensouda, yung taga-Africa na naunang prosecutor. Yung babae, si Patu. Oo. Nag-file siya ng, ano, nag-file siya ng permiso okay. to investigate. Dalawang taon bago pagkatapos ah, naman ito maging effective yung ano. So, naging effective yung 2020. Mm. Yan, isang taon ng plaso, eh, di ba? Yes po, oo. 2021, si, ano, si Patu Bensouda, nag-file ng, ano, ng, ano tawag dito, permiso okay. to investigate. Oo. Pagkatapos, yung permiso na yan, ay tinangka nating harangin, kaya tumagal ng konti, hanggang sa later on, pinayagan na rin. Pero, dalawang taon at kalahati, ang lumampas opo. Pagkatapos na maging magkaroon ng visa yung pagkalas natin, yan ang problema. So technically, dapat po, wala na silang pakilam. Wala na. Alam mo kasi, medyo technical ito dyan, pero opo. Alam mo, sa ilalim ng sistema ng, ano, ng ICC, International Court of Justice ito dyan. Opo, opo. Hindi ito yung dehig na permanent court of arbitration. Yung permanent court ng arbitration na pinag-uusapan naman itong karagatan. Yes po. Oh. Na kung saan ang mga sardinas ay may kinalaman. Oh. Dito naman, ICJ, ICC. Opo. Criminal court. International court, ICC ito. Ano ba? Uh-huh. Tao naman na pinag-uusapan dito, hindi isda dyan. Opo, yung mga leader. Uh-huh. Ngayon, ang dapat na ginawa nila dyan, dapat sana nag-file sila ng aplikasyon na mag-imbestiga. Habang hindi pa nagkaroon ng visa, yung pagkaka-withdraw natin. Oho, oho. Kaya magkakaroon sila ng problema pag pinagsama-sama mo yung magsisimula ka sa Article 12, Article 13, hanggang sa makarating ka sa Article 15, at saka mo pagsasama-samahin yan, isasama mo yung Article 172, magkakaroon sila ng problema doon sa tinatawag na temporal jurisdiction. Ayun, oho. Masalimot, ngunit kapag, halimbawa, tinangka ng mga kasamahan ko na... Talagang ipinirit. Opo, siguro, gusto ko rin malinawang kung ano pinagbabasihan nila para makita natin kung talagang meron silang katwiran. Oho. Sa akin,